traffic Armageddon or bangungot dyan po sa NLEX noong Miyerkules Santo. Makakausap po natin si Julius Corpus ng Toll Regulatory Board. Magandang umaga po, Sir Julius. This is Erwin Tulfo and Miss Nina Corpus, Sir. Sir Erwin and Ma'am Nina, hayaan nyo na po akong mabati kayo ng belated Happy Easter. At sa lahat po na kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Sir, ano ho ba ang nangyari doon sa Wednesday? Hindi po ba na-anticipate ito ng NLEX? At talaga namang terrible, Diyos ko po, yung nangyari na ang reklamo, hindi nababasa yung RFID. Yung iba naman, mas maraming gumamit ng walang RFID. Dapat ho, ito ho yung na-anticipate. Ito ho ba ay na-anticipate nila o hindi? Parang they were caught flat-footed and I don't think so, sir. Alam naman ho natin, year in, year out, every year meron tayong Semana Santa at mga tao umuwi ng probinsya, Sir Julius. Sir Erwin, tama po, no? And we agree with your observation na nagkaroon po ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa NLEX noong Miyerkules. Ito po yung nagsimula, Sir Erwin, nung after lunch kasi half day po yung ating Miyerkules. Ngayon po, tinutukoy namin na we are making an assessment kung ano ba talaga ang naging dahilan ng pagbigat ng trapiko dito sa NLEX at the time. At kung makikita po ninyo, samot-sari pong kadahilanan ng pwedeng nagdulot ng ganong klaseng traffic. Isa na rin po dyan yung kinuto na may mga RFID na hindi nabasa at nagdulot ng pagbagal ng transaksyon sa mga toll plaza. At yun po yung patuloy natin tinutukoy, Sir Erwin at Ma'am Ninya. At base po sa initial assessment namin ngayong umaga, kami kasi kumukuha na ng mga tatlos. Sapagkat every time after every peak travel season, we make an assessment of what happened. May mga transactions po na itala, na exceptional na tinatawag, kung saan yung RFID ay hindi nabasa sa maraming kadahilanan. Isa po dyan, Sir Erwin, yung maaaring kulang po yung load nung taong pumasok sa RFID kaya nagpapagal. Isang dahilan din na maaaring yung sistema o kaya yung hardware itself ay may konting kailangan ayusin o palitan. So yan po ay tinutukoy natin at sana naman po ay huwag maging dahilan. Marami pa ho kasi yung Sir Erwin na pwedeng nagdulot ng pagbigat ng traffic, no? Yung RFID, kundi kasama na rin po yung weather. Matandaan po ninyo, napakalakas po ng bagsak ng ulan nung hapon na yon. Tamang paglabas ng ating motorista palabas ng ating mga expressways, particularly in the north. At may mga incidents po na nangyari, mga road vehicle, mga accidents na kailangan i-clear. Lahat pong yan, Sir Erwin and Ma'am Linya, ay pinag-aaralan ngayon at ina-assess ng ating tanggapan upang sa susunod pong pagbiyahe. Sir Julius, Sir Julius. Yes, Sir Opo. Erwin. Opo. Ilan taon na po yung NLEX na yan? Sir Erwin, 1970s pa po yan. Yung kayo po sa TRB, ilang taon na po ang TRB? Ang TRB was 1977 po. 77 pa tayo, Mang Julius. Meron na tayong Semana Santa. Di po ba? Ang Semana Santa po ay hindi po yan this year lang. Yan po ay nag-umpisa noong 77. May Semana Santa na po tayo. At tuwing Semana Santa, bumibigat at bumibigat po ang traffic. Ang punto ko lamang po dito, sana po ay na-anticipate po yung influx ng mga sasakyan, do-doble, triple. Dapat po, kung ako po yung Toll Regulatory Board, sinabihan ko po sila, maglagay kayo ng extra na tao bawat booth, lahat, walang day off, lahat tayo red alert para kung kulang yung load, magbayad ka. Sige, go. Magkano kulang mo? Ay, laman na lang ng card ko ay 20 pesos, ay 35 ito. Dagdag ka ng 15. Or pa, saan ka pupunta? Punta po ang Baguio. Dadaan ka pa sa SCTX.
So ito ang kailangan mo, bumayad ka na rito. Dapat ho may ganon. Pangalawa, sir, dapat sasabihin nila, marami yung, tama ho kayo, maraming issue. Dapat ho ng issue na ito, last year, ganon din ho yung issue. The year before that, and year before that, and year before that, dapat ho napag-aralan ho ito, hindi ho po pwede. It's unacceptable po, Sir Julius, na ngayon pa lang po pag-aaralan. Dapat po, tapos na po yung pag-aaral. It is the solution now that we have to find or execute. Kasi kung pag-aaralan po natin, alahaw mangyayari. Yan po yung isa ko nakikita ho dyan. Pangalawa, yung ayaw magkabit ng RFID, di sana dinagdagan po natin ang mga tao, yung may mga dibulsa dyan na doon pa lang, hindi pa uma-approach sa toll gate, na may naniningil na, o saan ho kayo pupunta, o ganito, ganon, para mga konduktor. Tapos yung mga exit po natin sa mga, for example, sa mga Pusurubyo, o kung saan man ho dyan, sa Balintawak, o sa mga may kawayan, dagdagan din po yung mga gate, yung mga teller po doon. Tapos yung sinasabi nyo, mga nasiraan, dapat meron na ho kayo naka-standby na mga towing truck po natin along the way, every 5 kilometers, every 10 kilometers, meron po tayo para pag tumirik, hilain na lang po ng hilain. Isa pa po nakikita ko, buksan na rin natin yung isang lane pang emergency ganun, basta may escort lang po na mga Hagad, ng NLEX, yung mga highway patrol nila dyan, para ma-escortan, mabuksan yung isang lane dahil nagkakabuhol-buhol. Di po ba, Sir Julius? Sir Erwin, ako po, I agree with all your suggestions, Sir. Ganito lang po kayo, magandang gawin po natin, Sir, because taon-taon na lang po, na-interview ko po kayo, naalala ko po, taon-taon, may in-interview ako sa TRB, ganito po lagi ang problema natin. Ako po yung magbo-volunteer next Semana Santa para tumulong po dyan kung ano pong gagawin, kung kailangan ng NLEX ng tulong para mabigyan po namin ni Mr. Niya Corpus ng payo kung ano dapat nila gagawin. Kasi po, hindi na po ito unacceptable na po itong pag-aaralan po lagi. Dapat po solution ang gagawin natin. Hindi na po mangyari po ito. Ano po? Hindi po ako galit sa inyo personally, sir, ha. Alam ko sumusunod lang ko kayo. Meron po kayong mga policies and programs diyan. Ang sinasabi ko lang po, next time po siguro ang TRB mas magiging mahigpit, dapat mas lalo pong pinag-aaralan ho ninyo. Hindi na po pag-aaral kundi i-execute na lang po yung mga solusyon. Tama po ba, Sir Julius? Sir Erwin, we will more than appreciate all the help that you can give. Thank you po. Yung kalampong hangarin natin, makapagbigay ng maayos na servisyo sa motorista. Magpapasalamat po kaming malaki with your help. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Julius Corpus, spokesman, TRB. Good morning po. Good morning po ulit. Nasa linya rin po si Sir Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX. Magandang umaga po, Sir Robin. Good morning po, Sir Erwin. Good morning po. Opo, kasama ko po si Miss Nina Corpus, Sir, ang aking pong partner ngayon, live tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas, nationwide. Sir, Good morning, Ma'am Nina. Opo. Noong Miyerkules Santo, na-anticipate nyo ba ito? Hindi ninyo na-anticipate na magkakaroon kayo ng end of the world dyan ng traffic. Parang akala ho ng mga kasama kaibigan ko eh, katapusan na po ng mundo eh. Parang sa mga sine na anong tawag doon? Yung Armageddon. Armageddon eh. Akala, the end of the world, lahat ng tao nakatingin. Hindi po nakatingala, kundi nakatingin po doon sa toll gate na 5 kilometro pa lang ang layo ay nandun. Yung iba, humaba po yung liig, sir. Katitingin ng ganon. Hindi po ba na-anticipate ito, sir Robin, yung nangyari nung Wednesday? Sir, opo, Sir Erwin, na-anticipate na po namin taon-taon nga po itong Holy Week. At ganun din po yung sinasabi natin dito sa mga panawagan po natin bago po mag-Wednesday at Thursday po. Lalo na itong pa-northbound po. Ano, na talagang itong Miyerkules sa mga noon time po, unti-unting tumataas yung volume po natin hanggang sa hapon. Ganun din po yung Huwebes Santo. So kumpara po yung Miyerkules Santo, yun, mas malaki po kaysa ine-expect natin yung dumaan po dito sa Balintawak lang po. Kasi other areas naman po, like Mindanao, that's another entry to the NLEX po, ano, and then Caruatan, wala po tayong ganitong pagpila po. At isa po yung system naman po na ginagamit nating RFID. Dito lang po sa Balintawak, nagkaroon po ng ganyang ng pagbagal dito po sa papasok po ng Balintawak Toll Plaza kasi meron po talaga tayong increase ng volume po ng mga 30% po. That particular
day at concentrated po dun sa hapon na yan po. So, yun pong available na lanes po natin, open na po, naman po lahat. But pag pasok po ng Balintawak Toll Plaza, kasama po yung pumasok ng another entries po from Metro Manila going north, na yung Mindanao at saka Karuhatan. Yung Karuhatan po kasama pa po dyan yung galing Connector Road. So, nag-converge po dito sa area. Dumami po yung nag-converge after ng Smart Connect Interchange. So, yung tail end po umabot po ng halos dito sa barrier. Yun po kasi nagkakasabay-sabay lang po sila dito. Ano? So, yung sa plaza naman po, gusto man po nating bilisan yung transaction, wala rin pong pupuntahan kasi slow moving po yung traffic natin na nagkasabay-sabay. Yun po yung dahilan po nung Miyerkules, ano po. Tapos yung Huwebes naman po, ganun pa rin po na mataas din po, ano, in-expect natin actually 10% higher than yung normal daily average po natin. Pero wala po tayong pagpila sa mga toll plaza na naranasan po. Bagamat yung volume ay mataas, nakapasok po kaagad. So ang meron naman po tayong mga slow moving traffic po is yung kahabaan po ng NLEX, Sir Erwin. Okay. At yun po, yung pag-ulan po na nangyari po that a particular hour na bibihira po pag Holy Week po natin nararanasan. So, na po saan ho? Okay. Kung wala kang problema, okay. Sinasabi kasi ang problema ng mga tao, hindi rin nakakabasa, sinasabi mo naman dahil sa volume. Dapat, sir, nakapag-prepare okay. Na tayo kung volume at volume lang rin na pag-uusapan. Yung mga yan, yung mga sakyanin, i-exit. Ang problema, mahaba po yung exit. Kagaya po niyan, lagi po ako dumadaan sa NLEX dahil lagi po ako nag-out of town. Nagmumotor ako, nagkukotyo ako minsan. Opo. Nakikita ko yung may kawayan dyan, ang haba po ng pila dyan dahil isa lang o dalawa lang yung teller. Sana ho, buksan ho ninyo, dagdagan ho ninyo ng tao kahit na dalawa lang ho yung booth ninyo dyan. Meron kayong mga additional na tao na mga manumano na may mga dalang mga barya, may dalang ticket para sa ganun, sir, mabilis. At lahat ng mga exit zone ninyo, starting po sa Balintawak, all the way hanggang doon sa SC Tech, sir. Dapat may ganyan ho kayo, pati pabalik, mayroon hong ganun. Dapat, sir, na-anticipate na ito kasi if you will just keep on saying volume na sasakyan, sir, dapat meron na ho tayong ginagawa kasi every year naman ho, may Holy Week tayo. Hindi lang naman ngayon itong Holy Week natin, di po ba? Next year, gano'n na naman ho ito. At huwag na ho natin sabihin na volume pa rin ho. We keep on blaming the volume, sir. Opo. Actually po, yung pagkakaroon po natin, sir, ng RFID. Tama po kayo, meron pong mga ilan pong hindi nababasa po. No? At maraming factors po affecting that. Yun pong readability pa rin po nung RFID sticker. Medyo may mga kalumana po siguro yung iba. Kaya po, meron kaming programa ngayon na parang titingnan po ulit lahat yung mga RFID na kaya na ano, at this point in time na. Kasi maaari po sa wear and tear po ng RFID ay doon po nagkakaroon po ng hindi pagbasa ng system po natin. Kasi yung ating system naman, malaki na po talaga ang improvement at wala naman po tayong reported na nag-down o nag-slowdown po yung ating ano. So, maraming factor po yun. Yung pong mga binabanggit nyo pong pag-exit na mga plaza po natin. Tama po kayo dun, Sir Erwin. Ano po, kung natatandaan nyo, nung wala pa po tayong RFID, talagang binubuhusan po natin ng mga ambulance tellers po yung mga yan. Tama. Ano po? Ang may kawayan, ganun din po. Ngayon, nakapagdagdag po tayo ng another exit. But yung continuously na year on year na tumataas po yung volume po natin, kaya po tayo nakapag-RFID. Malaking tulong po yon. Ngayon po yung minsan yung problema po natin dun sa pa-exit naman, dagdagan po natin ng dagdagan, pero kung yung pupuntahan po ng mga receiving roads po ay congested, parang wala rin po yung effect. So kung nakita po natin dito sa ano, yung sa binabanggit po nating dagdagan ng exit, I mean yung mga collection, dito po sa Tarlac Toll Plaza, ayun, talaga maganda po yung effect nung ginawa po natin. Naglagay po tayo ng mga portable booths kasi po paglabas po, maluwag pa po talaga yung area towards Tiplex naman po ito. Dito sa Balintawak, sir, yun po yung tinitingnan po natin ngayon kasi come next year po, maaaring mas mataas po ulit okay. Kesa yung Holy Alright. Week na to. Either yung Wednesday or yung Thursday po. Kaya po yung iba po natin, ano, minsan sinasabihan na po natin yung ating mga motorista na wag na po sana kumahirin.
chance na magkasabay-sabay kasi hindi naman po dumadami yung ating lanes talaga. Sir, alam mo, ito, sa base sa video na nakikita ho namin ngayon, itong isang, yung sabay, Balintawak ko yata ito, saan ba ito? Ay, halos 12 yata na lanes ito. 12 ba ito o 13 lanes? Ilan ho ba yan? 12 po yung... 12 po yung ating RFID. 12. Hindi, ilan po pati yung mga natin. Pati yung mga hindi ho RFID, ilan? 17 po. 17. Po ating, pagkatapos ho na 17 na yan, ilang lane na lang. Naging imbudo po, sir, oh. Tapos bigla magiging yes, apat. Po yan. At saka ano ho ba yung isang toll gate, toll plaza doon na kaliwa na wala naman laman, walang sasakyan. Bakit hindi na lang alisin yun? Yun po yung ginamit. Apo, yun po yung sarado na sir ngayon dahil tama po kayo. Nung nag-RFID po kasi tayo... Ay, buksan nyo na ho. Parang awa nyo na, buksan nyo na ho para hindi maimbudo dyan sa lugar. Sino bang engineer ay, ninyo? Ano po, may engineer ho ba kayo na nagde-design nito, sir, ng kalsada? Parang naimbudo, sir. Nasakal doon banda sa unahan. Dapat alisin nyo na yan. Kung gusto nyo, tulungan ko kayo. I-demolish na natin yan mamayang gabi. Para medyo maluwag-luwag na po yung kalsada. Ano tingin ho ninyo, Sir Robin? Yes, sir. Opo, pinag-aaralan naman po yun. Huwag nyo na hong pag-aaralan, sir. Kasi dito sa video, reviewin nyo itong video natin sa Facebook mamaya. Makikita ho ninyo. Ayan ho. Well, useless yung toll plaza na yan. Ano po? Tapos siguro kailangan dagdagan na magdagdag na po kayo ng lane, sir. Dahil napapanahon na talaga. Dahil hindi po kukunti ang sasakyan natin. Dadami at dadami po. Kailangan lang ho. Yes, sir. Tama po magdagdag kayo ng lane. Yung 4 lanes po, Sir Erwin. Apo, yung 4 lanes po, Sir Erwin, yun na po talaga yung sinabi nyo kanina na nag-iing budo. Kaya kung bibilisan pa po nung transaction, let's say mag 100% RFID, maring dito po sa yung pagkapasok na po na 4 na lanes po. Meron lang po maximum capacity po na kayang tanggapin po nung 4 na lanes. So, yun po yung, ano sir, yun po yung sinasabi natin na yung Hercules, bilisan man po natin doon sa toll plaza, mag-iimbudo lang po doon sa after po ng toll plaza, sir. Pero pag binuksan nyo, binuwag nyo yung isang walang silbi na toll plaza, medyo luluwag po, parang makakahinga po ng konti kasi magiging tuloy-tuloy na. But from 17 lanes po kaya ata, 13 lanes po ito, bigla magiging apat. Talaga magiging imbudo po yan, di po yes. ba? Tama po, Sir Erwin, from 17 lanes, magiging 4 lanes lang po talaga yung aerial shot. Yun ang nasakal ho dito, kitang-kita rito, kita ho kaagad sa ibabaw na aerial shot na ito. Anyway, sige Sir Robin, I believe papatawag ho yata kayo, magkakaroon po kayo ng pulong ni Speaker Romualdez, ang pamunuan po ninyo, tsaka TRB at tsaka SLEX para ikang sa problema na ito. Ano po? Apo. Maraming salamat yes, sir, po, Sir Robin. Salamat Thank po. You, good morning. Thank you.